We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. GMA Regional TV Balitang Amianan. Masantos yung aram na yung bagamalam kapuso. Narito na ang Balitang Amianan, hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Kapi ang tropa ng katotohanan na maghahatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Live mula rito sa GMA Complex sa Dagupan City, ako po si CJ Torida. Patay ang isang miyembro ng Philippine Coast Guard matapos barilin sa ulo sa Sual, Pangasinan. Insidente na huli kam. Tutukan sa report. Nakabakasyon lamang sa Sual, Pangasinan ng 23 anyos na si Apprentice Seaman Angelo Martinez ng Philippine Coast Guard. Sa Batangas siya nakadestino, pero hindi nakala ng kanyang mag-anak na ito na pala ang huling pagkakataon na makakabisita siya sa kanila. Nasawi si Martinez matapos siyang barilin sa ulo sa Barangay Bulawan ng nasabing bayan. May hawak na CCTV footage ang PNP kung saan makikitang nakaparada ang motorsiklo ni Martinez sa gilid ng kalsada. May at maya pa, makikitang pagtumba ni Martinez sa tabi ng kanyang motorsiklo at paglakad naman ng isang lalaki palayo. Actually, nag-uusap sila eh. Medyo may ano yung usapan nila at naupo pa sila dun sa may sirang waiting seat dun bago siya barilin nung ano, nung gunman. Yun nga ma'am, ang nakakapagtaka kasi nag-usap pa sila eh. May kausap siya sa cellphone. Parang ano, huminto lang siya doon ma'am yung papasok dito, yung kanto na papasok dito sa amin. Kasi ano, may kausap. Ayon sa kaanak ng biktima, pauwi na raw sana si Martinez sa kanilang bahay matapos bisitahin ang kanyang classmate na miyembro rin ng Philippine Coast Guard. Nakarecover ng dalawang basyo ng 9mm sa crime scene. Patuloy na tinutugis ang suspect sa krimen. Initial assessment, yung parang siguro tinanong nung gunman or nung gunman na kung kanino yung motor or bakit ganun yung parada ng motor kasi medyo yung parada ng motor alanganin doon sa may gutter, alanganin doon sa may kalsada. Joan Punsoy, Balitang Amianan. Dalawang katao ang patay matapos mahulog sa bangin ng isang AUV sa Bugyas, Benguet. Nagka-alerto si Jasmine Gabriel Galban. Patay ang dalawang katao habang sugatan ng tatlong iba pa matapos bumaliktad at mahulog sa bangin ang sinasakyan nilang AUV sa Bugyas, Benguet. Nakilala ang mga biktima na sina Marceline Kalimodag, 51 anyos at Tyler Bitayan, 58 anyos. Parehong residente ng proper Amgaligay ng naturang bayan. Ayon sa pulisya, pauwi na sana ang mga biktima at binabagtas ang matarik na lugar ng mangyaring aksidente. Ang makarating sila doon sa place ng insidente ay na-miscalculate nung driver yung slope shoulder nung kalsada kaya nahulog ito sa isang bangin na approximately 40 meters. Ang lalim. Lahat ng biktima ay dinala sa paggamutan matapos maiaho ng rescuers. Dead on the spot, sina Kalimodag at Bitayan.
habang sugatan ang tatlong iba pa. Magkakamag-anak naman sila na nakasakay dito sa sasakyan na ito. Panawagan ng pulisya sa mga motorista na siguraduhin kondisyon ng sasakyan at katawan bago bumiyahe. Tiyak hindi nakabisado ang lugar na pupuntahan. Wala pang pahayag ang kaanak ng mga biktima. Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan. Apat na kaso ng Omicron variant ng COVID-19 na itala sa Pangasinan. Narito ang report. Kinumpirma ng Pangasinan Provincial Health Office na meron ng apat na kaso ng COVID-19 Omicron variant sa probinsya na itala mga kaso ng Omicron variant sa Dagupan City, Urdaneta City, Mga Tarum at Santo Tomas. Gumaling na raw ang mga pasyente dahil natapos nila ang 14-day quarantine bago pa man lumabas ang resulta ng genome sequencing. Meron po tayong mga OFW, meron din po mga resident, no? Meron din po isang returning resident. So considering the timeline, so sila po ay considered recovered at asymptomatic na po sila. Samantala, ayon sa Dagupan City COVID-19 Task Force, hindi na isasailalim sa RT-PCR test ang mga nakahalubilo ng Omicron patient, asymptomatic o mano sila at kung tutusin, recovered ng pasyente na may Omicron variant. Kasi kung may nahawaan siya, dapat lumabas na yun during the time na ano. Hindi naman tayo dapat magpanic kasi in the first place, dumating lang siya dito January 4. Eh yung surge naman natin meron ni before her. Sumampa na sa 572 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Dagupan City. Ingat ka sa katawan mo kasi mahirap yung magkasakit. Ayaw ko yung magkasakit kasi ako lang mag-isa sa bahay ko. Kung maaari ayaw ko lumabas. Nasa bahay lang ako. Kasi takot ako eh. Sa bagay may vaccination ako. Kasama si Wilson C. Russell Simorio. Balitang Amianan. Academic break ipinatutupad sa ilang lugar sa Hilaga at Gitnang Luzon dahil sa pagsipa ng kaso ng COVID-19. Ang detalye sa live report ni Russell Simorio. Russell! Si Jay, nagdesisyon ng LG at DepEd na magpatupad ang academic break sa mga lugar na nakararanas ng COVID-19 surge. Gaya dito sa Dagupan City na mataas ang bilang ng mga tinatamaan ng COVID-19 kada araw. Dala ni Aling Dita ang mga nasagutang modules ng apo upang isumite sa West Central Elementary School sa Dagupan City. Pero pinauwi siya ng mga gwardya dahil sarado ang eskwelahan. Magbabalik ng module. Kaso, pandemic daw. Sa inilabas sa executive order ng lokal na pamahalaan, idineklara ang academic break epektibo ngayong araw hanggang January 25. Sakop ng academic break ang mga pampubliko at pribadong paaralan sa elementarya at sekundarya sa lungsod. Mayroong instances na they still have to go to the school para mag-submit ng requirements. Diba? May mga ganun. Malaking tulong yun, at least hindi sila mapipilitan na lumabas ng bahay. Especially yung mga hindi pa nabakunahan. Nagpatupad din ng Schools Division Office ng La Union ng class suspension dahil sa COVID-19 surge. Epektibo kahapon hanggang January 29 ang suspension ng klase. Sa tala ng Commission on Higher Education, tatlong universidad sa tatlong probinsya sa Region 1 ang nagpatupad ng academic break. Kabilang dito ang Perpetual Health College sa Pangasinan, Ilocos Sur Community College at Leading Edge International Aviation Academy sa La Union. Whether we like it or not, affected yung mga estudyante at affected yung mga faculty members natin. So yun ang kadahilanan kung bakit nagpa-tupad sila ng academic break. Simula kahapon, suspindido ang klase at iba pang aktibidad sa mga paaralan na nasa ilalim ng Schools Division Office ng Isabela. Magtatagal hanggang January 28 ang academic break. Sa tala ng SDO Isabela, mahigit 600 na guro at non-teaching personnel ang tinamaan na ng COVID-19.
Si Jay nakasad din sa executive order ni Dagupan City Mayor Brian Lim na desisyon na ng mga pamunuan ng colleges at universities kung magpapatubad din sila ng academic break dito sa lungsod. Tuloy-tuloy naman ang vaccination rollout ng LGU sa pediatric population kung saan karamihan dyan ay mga mag-aral at mga estudyante ng elementarya at sekundarya. Paalala naman ng otoridad sa mga estudyante na iwasang lumabas ng kanilang bahay sa panahon ng academic break para iwas sa COVID-19. Si Jay. Russell, ano ang epekto ng academic break sa kondisyon o sitwasyon ng mga guro at estudyante? Bakit kailangan ang academic break, Russell? Si Jay, batid ng LGU at DepEd yung patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Gaya dito sa Dagupan City, nakasaad doon sa inilabas na executive order na mahigit 250 na teaching at non-teaching personnel at 1,000 na bilang ng learners ang nakakaranas ng mga sintomas ng COVID-19 at may mga empleyado ng Schools Division Office na nakaranas o nagpositibo sa RT-PCR test. Magagamit daw ayon to sa DepEd yung oras o yung panahon ng academic break para mag-relax, magpahinga itong mga guro at mga estudyante at para na rin sa kanilang mental health at para makaiwas sa stress. Ayon kasi sa pag-aaral, kapag nawala ang stress ng isang tao, eh mas nagiging productive ito at mas nagiging positibo. Si Jay. Ngayong nagpatapat ng academic break, Russell, siguradong apektado ang school calendar. So, paano ito sosolusyunan ng DepEd o ng CHED, Russell? Si Jay, may ipatutubad din na sistema ang Department of Education para hindi maapektuhan yung calendar days ng mga estudyante at gagawin nila dito yung make-up class. Ayon naman sa nakausap nating opisyal ng Commission on Higher Education, kailangan na mga universities na mag-adjust ng dates para hindi maapektuhan yung school calendar nila at para hindi mawala yung mga estudyante doon sa kanilang mga aralin. Si Jay. Okay, maraming salamat, Russell Simorio. Aktibong kaso ng COVID-19 sa Ilocos Sur umabot na sa halos 900 sa loob lang ng 2 linggo. May ulat sa Ivy Hernando. Mula sa higit 10 COVID-19 active cases sa Ilocos Sur sa unang linggo ng taon, pumalo na ngayon sa higit 900. Ayon sa Health Authority, posibleng nakapasok na ang Omicron variant dahil sa bilis ng pagsipa ng kaso. Definitely, dahil matagal yung genome sequencing natin dito sa UP, most likely, these are Omicron virus that is circulating. Dahil nasa ilalim na rin ang Alert Level 3, nilimitahan ang venue capacity sa mga establishmento. Bawal ang contact sports, maging ang kid amusement industries. Wala tayong choice, sumunod sa protocol. Siyempre, apektado yung sales kasi hindi naman lahat nakakalabas ng bahay. Mas sulit kasi pag dine-in sana sila kasi nga only rice. Sa dami na kailangang itest, nag-self-administer na ng antigen test ang ilang empleyado ng city government sa gabay ng health officer matapos maging close contact ng isang COVID patient. We are undermanned din. Better than yung hindi. Antayin pa natin para ma-free yung ating medtest. Negatibo naman ang resulta ng kanilang test. Kailangan 75% of that swab stick para makuha yung kailangan na specimen. Palagi ko mas madali kasi nakokontrol mo. Ipinagbabawal pa rin ng otoridad ang pagbili ng self-home test kits, lalo na ang mga hindi aprobado ng regulatory body. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, Balitang Amianan. Ilang opisyal ng Barangay Poblasyon Mangaldan, Pangasinan nakatagdang suspindihin dahil sa kasong administratibo. Narito ang report. Hatol ng Sanggunyang Bayan ng Mangaldan, Pangasinan sa 7 opisyal ng Barangay Poblasyon. Kaugnay ito sa isinampang kaso ni First Kagawad Erica Limon II laban sa kanila. Suspendido sila ng 6 months dahil sa ginawa nilang pagtanggal kay Kagawad Erica Limon at that time na acting barangay captain. Napirmahan ang desisyon noong January 7 ngayong taon pero naantala implementasyon ng suspensyon dahil naabutan ng election ban. Dahil may prohibition nga na isuspend from January 9 ata until June 9, the decision could only be implemented after the election period. Gagawa umano ng legal na akbang ang kabilang partido. I-appeal namin yun dahil hindi namin alam kung wala man lang kami hearing. Complain ni Erica, lahat yun is mali.
una nang sinuspende ng dalawang buwan ang anim na kagawad at SK chairman noong nakarang taon sa kasagsagan ng pagdinig sa kaso. Nakapili na rin ng mga papalit sa kanilang posisyon ang Department of the Interior and Local Government noon pang nakarang taon. Kasama si Jing Dacanay, Joan Punsoy, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Lalaking may pending case ng robbery at murder sa Tarlac, kabilang sa mga nakatakas sa New Bilibid Prison. Narito ang report. Pinaghahanap ng mga otoridad ang 34 anyos na si Draculo Falcon matapos pumuga sa maximum security compound ng New Bilibid Prison kasama ang dalawa pang pugante. May kaso siyang robbery at homicide. Mayroon ding double murder pending case sa Kamiling Tarlac matapos makapatay ng jail officer at security guard noong 2016. Nahuli si Falcon sa Siargao noong 2017. Ito po ay patong-patong ang kaso niyan. Nakundik na yan sa homicide dalawang beses. So matagal po yung dalawang conviction. At the same time, maraming pending cases pa. Marami pong kaso. Mga tatlo yata ang frustrated murder, homicide, and other cases. At ito po ay violent talaga ito. Pati dito sa loob ng maximum security compound ay marami na rin siyang instances na nakipag-away, nakapanakit na rin ng kapwa niya preso. Nakipagbarilan pa raw ang mga pugante sa mga otoridad na humabol sa kanila. Patay ang dalawang pugante at sugatan ang tatlong miyembro ng Bureau Corps. Nangyari ang barilan sa MCX Highway, Barangay Poblasyon, Muntinlupa City. Kinilala ang mga namatay na sina Pacifico Adlawan at Arwin Bio. Tinutugis na si Falcon. Naglaan ng 100,000 pesos reward ang Bureau Corps sa sino mang makapagtuturo at makapagsasabi sa kinaroroonan ni Falcon. Maaring ipagbigay alam ang impormasyon sa mga numero na makikita sa inyong screen. Tulungan po ang ating mga tropa na makuha kagad ito. Baka mga manakit pa ng ating mga kababayan sa labas ito. Wala pong sinasanto ito, talaga pong violenting tao ito. Sa amin naman pong panig ay hindi po kami titigil hanggat hindi po namin nakuha itong puganteng ito. Samantala, sa isinagawang accounting sa mga preso kaninang umaga, napag-alaman na nawawala rin ang isa pang presong nagangalang Chris Ablas na convicted ng robbery with homicide. CJ Torida, Balita Amianan. Nasunog ang isang bodega sa Baguio City. Madaling naabo ang bodega dahil gawa ito sa light materials. Ayon sa BFP, napabaya ang siga ang sanhi ng sunog. Gumagamit ng siga upang pausukan ang nilulutong kiniing o smoked meat. Wala namang nasaktan sa insidente. Ito ay ginagawa nilang parang tambayan. Pwede rin ginagawa nilang parang budi-budega, ganun. Kaya malakas talaga yung apoy nung nasunog ito. Babae huli sa aktong pagnanakaw sa isang tindahan sa Santa Catalina, Ilocos Sur. Sundan sa report ni Ivy Hernando. Napuno na raw sa galit si Nanay Mamelfa matapos makaulit na ninakawan ang kanyang tindahan sa Santa Catalina, Ilocos Sur. Kamakailan nahuli ang 18 anyos na si Jessa, di niya tunay na pangalan, matapos ma-corner ng mga residente habang nasa aktong pagnanakaw 10 oras ng gabi. Nagtago siya sa northern portion. Oo, pero doon nakita siya doon, ma'am, na may karga na bag. Punong-puno ng mga grocery items at saka beer. Ganun. Na-recover ang mga item pero nakatakas ang dalawang minor de edad na kalaunay natukoy din at na-turn over sa DSWD. Naiyak na lamang ang sospek sa kulungan nang tanungin kung sino ang naglano sa pagnanakaw. Talokang pakawan na umati na rami. Wala naman silang naging depensa siguro dahil sa kakulangan sa pinansyal na pang ano nila sa bisyo nila kaya nagawa nila yun. Gayunman, desidido pa rin daw ang may-ari ng tindahan na magsampa ng kaso. Mga kaya ang asawon man nga no, may nagpakawang kanya pa daw. Taado ma'am, tikwa. Napukaw kanya ma'am. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, Balitang Amianan. Ikatlong na sunod na linggong pagpapadupad ng oil price hike, dagdag pasakit umano sa mga motorista. Narito ang report.
Epektibo kaninang umaga, nagpatupad ng taas presyo sa produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis. 90 centavos ang dagdag sa kada litro ng gasolina, 1.80 pesos naman sa diesel, habang big time ang taas presyo sa kerosene na umabot ng 2.30 pesos kada litro. Bunso dito ng paggalaw ng presyo at mataas na demandang langis sa pandaigdigang merkado. Ito na ang ikatlong sunod na linggong nagpatupad ng oil price hike ngayong taon. Kakaunti na naman sir kasi tumaas ang krudo at gasolina. Mas malaki yung tinaas ng diesel sir kasi 1.80 at 90 sa gasolina. Bali marami po nagkarga kahapon. Pasakit daw sa bulsa ng mga motorista ang lingguhang taas presyo sa petrolyo. Sa tala ng Department of Energy, ngayong 2022, umabot na sa halos 4 na piso kada litro ang itinaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kasi talagang ganyan siguro, magagawa natin. Apektado, pero wala eh. Talagang ganyan. Kasi kung din sila magtatas, di baka sila din ang malulugi. Walang halos sumasakay na ano. Kasi... kaya mahirap ang pasada ngayon. Tapos, tumataas pa ang gasolina. Samantala, umabot na sa git 70% ang mga jeepney driver at operator sa Region 1 ang nabigyan ng fuel subsidy ng LTFRB. Pang gasolina po yan, pang fuel subsidy, hindi po cash. Pero automatic po yun na nandun na sa kanilang mga card. So pwede na po nilang gamitin yun. Kasama si Wilson C. Russell Simorio. Balitang Amianan. Mga grupong nagbabalak na manggulo sa eleksyon, binabantayan ng COMELEC at PNP. Sundan sa report. Isang criminal group na umunoy planong manggulo sa La Union ang binabantayan ng pulisya. Pinamumunuan daw ito ng isang dating tiwaling pulis at maaring gamitin ng mga kandidato sa eleksyon. Meron po tayong binabantayan na grupo dito, yung Magpali Group. Isang criminal group ito na... may plano silang manggulo dito sa La Union. But anyway, we are trying our best na sana ikaw Magpali, binibigyan kita. Direct underclass ko ito eh. May warrant of arrest ka, you better surrender. Or else, you will face the law. Babantayan din lahat ng mga bayan upang maiwasan ang hindi inaasahang kaguluhan. Ang presenta ng La Union is, of course, yung mga previous like Agoo and... Balawan. Kasi yun naman, although medyo tahimik na ngayon, of course, yung mga previous incident ang basis nila. Samantala, sinimulan na ng Commission on Elections ang hiring ng poll workers o electoral board sa Pangasinan. Mula sa dating 14,000 hanggang 15,000 na miyembro ng electoral boards, ngayon, mangangailangan ng mahigit 20,000 electoral boards ang COMELEC Pangasinan. Aside from sa kanila po, we have to hire technical people. Sila po yung mga magiging technicians namin. Dapat by next month, kompleto na po yung listahan namin. And we have enough teachers naman po. Ang nasa 5,000 miyembro ng poll body na kabilang sa medical personnel at support staff ay itatalaga sa triage system. Katuwang ng COMELEC ang PNP at AFP sa pagtiyak ng seguridad sa rehiyon. Umaasa rin ang PNP na hindi na madadagdagan ang bilang ng mga lugar na nasa election watchlist area. Continuous po yung pag-validate natin. And hopefully, with the presence of security coordination and security measures in place, hindi na po madadagdagan yan. Because ito nga, ang kahandaan ng Police Regional Office 1 para sa election, this coming election, May 2022, ay all in place na. Sa ngayon, walang naitatala na anumang election-related incident sa rehiyon, liban na lang sa mga nahuhulihan ng baril ngayong ipinapatupad ang malawakang gun ban. Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan. Isang blue marlin ang nahuli sa baybayin ng Barangay Gabo, Lawag City, Ilocos Norte. Ang isda ay may timbang na mahigit 200 kilos. Laking gulat daw ng mga nakahuli sa higanteng blue marlin na ayon sa kanila ay ngayon lang daw nakakita ng ganoon na kalaking isda. Aabot daw sa 40,000 pesos ang napagbentahan nila sa blue marlin. Barang sagal kami sir at awan dawin na kami dejidi. Sagay sa mahalang nga ikan. Sa napuko kami jeme sa ramami sir. Nagsapsapol kami di tao na. So di nagpegid kami sir. Nakala kami po. Ito ang GMA Regional TV Balitang Amianan.
Ito ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Si 33 anyos na lolo na nagbebenta sa palengke, binayaran ng peking pera ng mapagsamantalang mamimili. May ulat si Ivy Hernando. Ilang netizens ang napareact sa cellphone video na ito ng isang lolo at pulis sa public market ng Santo Domingo, Ilocos Sur. Pinapalitan na pala noon ng pulis ang pera ng lolo matapos siyang mabayaran ng pekeng 1,000 piso. Ang nasa video ang 63 anyos na si Lolo Pedro Salarzon na ilang taon nang naglalako ng mga punla at binhi. Isang babae umano ang bumili kay Lolo. Sa halagang 40 pesos, sinuklian raw niya ito ng 960 pesos. Huli na nang malamang peke ang pinambayad na pera. Sangit so na ma'am. Ang pangunay makahunin ng mga deji kwarta na kay peke. Deji lang ang ti kwarta na nga gigaman na ngaminin ma'am. Dida lang makas yan. Nakabukod na raw ang pamilya ni Lolo kaya patuloy siyang naghahanap buhay. Tuwing market day, bumabiyahe pa siya mula Daklapan, Kabugao para magtinda. Tugon ano sa alat kamit sa tiyo mo may maki sa pula ta gaba sa pula abas sa ti pagbiagmay. Agad na sinuri ng pulis ang kuha ng CCTV camera at nakita ang babaeng tinutukoy ni Lolo Pedro pero hindi na natunton at hindi makilala dahil sa suot na face mask. Kaya ang pulis pinalitan ang 1,000 piso ni Lolo. Nung pumunta ako doon, yun, nangingiyak-iyak na. Naawa naman tayo, ma'am, kaya pinalitan ko na lang po yung pera. Hindi na na-try na mamuhay ng legal. Tapos andan naman yung mga malalakas pa na lulukuhin pa yung mga mahihinang tao. Payo ng otoridad at mga nagmalasakit kay Lolo, lumaban ng patas sa buhay. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, Balitang Amianan. Siyang na empleyado ng BIR Calasao District Office, nagpositibo sa antigen test. Tanggapan pansamantalang isinara. Narito ang report. Siyam na empleyado ng BIR Calasao District Office ang nagpositibo sa COVID-19 matapos silang isailalim sa antigen test. Nakatakdang isailalim sa RT-PCR test ang siyam na empleyado. For today and tomorrow, close po ang RDO4. Kung may mga patient po kayo na mag-due hanggang bukas, you can proceed to our authorized agent bank, nearest to you, or doon sa mga revenue collection officers po. Sa ngayon, pansamantala munang isinara ang tanggapan ng BIR Calasao District Office upang bigyang daan ang disinfection at sanitation sa loob at labas ng tanggapan. Inaabisuhan muna ang mga taxpayer na nagtutungo dito na pumunta na lang sa ibang araw para magproseso ng kanilang dokumento. Lampas na sa 100 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa mga bayan ng Lingayen at Calasao sa Pangasinan. Ito ang mga lugar na nasa watchlist ng Provincial Health Office. Kabilang din ang Malasiki at mga lungsod ng San Carlos at Urdaneta. Pinapadetermine namin kung nasaan po yung kanilang cases. Kasi kung sila po ay may clustered cases, yung household or yung barangay, ay inaayos po natin na mag-granular lockdown yan. Mula sa 85 daily average case ng COVID-19, umakyat na ngayon sa 240 ang daily average case sa nakalipas na 7 araw. 60-70% no, ang ating pong asymptomatic and mild. Wala pong reported na mayroon po tayong identified na nasa severe and critical among the 14 hospitals po natin. Samantala, 6 ang naidagdag sa COVID-19 death case sa Pangasinan. Sa kabuuan, 1,132 na ang bilang ng namatay sa lalawigan dahil sa COVID-19. Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. COVID-19 cases sa Pilipinas umabot na sa mahigit 3 milyon. Alamin sa reports. Lampas 3 milyon na ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas matapos makapagtala ang DOH ng 28,471 na bagong kaso. Sa Region 1, umabot na sa 101,107 ang bilang ng tinamaan ng virus. 143,850 cases naman sa Region 2. Nasa 22,234 ang aktibong kaso sa Region 3. 99,898 cases sa Cordillera Region. Sa Kabuuan, pumalo na sa 617,285 ang kaso ng COVID-19 sa Hilaga at Gitnang Luzon. Russell Simorio, Balitang Amianan. Kapanapanabik na Dinagyang Festival 2022 TV Special, hatid ng Iloilo City Government, katuwang ang GMA Regional TV. Narito ang report.
Sa ikalawang pagkakataon, napili ang GMA Regional TV bilang media partner para sa virtual celebration ng Dinagyang Festival 2022. Kanina, isinagawa ang digital virtual MOA signing na pinangunahan ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas, Iloilo Festivals Foundation Incorporated President Dr. Ronald Sebastian, GMA RTV Western Visayas Station Manager Jonathan Cabillon at GMA Regional TV and Synergy First Vice President Head Oliver Victor Beltran Amoroso. Well, apart from showcasing ang mga culture natin, we make it as a platform also to remind people on what things that they need to do or what values they need to have, you know, para to overcome ang mga situation like this. Kilala ang Dinagyang Festival bilang selebrasyon para kay Santo Niño. Sa pagkakataon na ito, sumentro ang tema sa values ng Mailongo bilang warriors ngayong pandemya. Malaking karangalan ang pagkapili ng GMA Regional TV bilang media partner ng Dinagyang Digital 2022. It is with great pride and honor for GMA Regional TV to once again be a partner in the staging of Dinagyang Digital 2022. Despite the challenges being faced by everyone brought about by this pandemic, Ilonggo's never lost faith in God and devotion to Señor Santo Niño, that eventually we will overcome these hardships and through this celebration, we honor them. Ayon kay GMA Regional TV and Synergy First Vice President and Head Oliver Victor Beltran Amoroso, maituturing na nga raw na tradisyon ang taunang selebrasyon ng Dinagyang Festival kasama ang GMA Regional TV. Masasabi rin umanong world-class festival ang Dinagyang Festival. Napapanahon din umano na mailabas ang kwento at boses ng mga taga Iloilo City ngayong pandemya sa pamamagitan ng GMA Regional TV. Mapapanood ang iba't ibang events ng Dinagyang 2022 sa January 23, Linggo, sa GMA TV 6 Iloilo mula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga. Joan Punsoy, Balitang Amianan. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At siyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.